sobrang yata ako sa pagkain. Hindi ka na. Ako, wala nang laman yung kape ko. Yo mga kabayan, welcome po sa another Tagalog Tuesday. It's been a while, hindi po ako nakapag-record ng mga kung anong Tagalog Tuesday noon kasi hindi ko magawa, hindi ako makapag-commit doon sa every Tuesday na episode. So ngayon, kukomit na po ako dahil yung Tagalog Tuesday na huli, yung para sa mga first time magpatato, ito po yung link. Medyo maganda po ang feedback, siguro madaming nag-share, madaming nanood at madaming nag-comment. So nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-share, sa mga naka-appreciate nung video na ginawa ko. Thank you. Ngayon, bago tayo mag-start pala, gusto ko lang mag-congrats kay Mr. Dras. Nanalo siya sa Amsterdam. Huh, galing! Realism artist po si Mr. Dras. Hindi ko alam kung saan siya sa Manila, pero friends kami sa Facebook, pero never pa kami nag-meet, pero kilala ko siya. Congrats, bro! Nandun rin ako nung huli, pero wala ako sa condition nun. Mag-isa ko pa, wala akong kasama, madami akong problema nun. So, wala ako sa tamang pag-iisip. In a way, maganda pa rin naman yung kinalabasan kasi madami akong na-meet na artist, masaya, may nung time na yun kasi kasama ko pa yung wife ko at saka yung baby ko. So, medyo hesitant akong maging pero congrats ulit, Mr. Dras. Ang galing, best of show. Whew! Pinoy 2019. Balik tayo sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Quarog, also known as Quarog Tattoos. Tattoo artist po ako from Baguio City, Ilocano. 10 years in tattooing industry. Ginagawa ko tong Tagalog Tuesday kasi yung unang video, tinry ko lang na mag-advise. Okay naman yung mga naging feedback. Siguro madami sila natutunan. Pero sa totoo lang, ano yun, super random yun na ano, hindi ko dapat i-upload yun kasi sobrang gulo. Kumbaga, basta panoorin nyo na lang yung video. Magulo yun, on the spot yun. Wala akong script, wala akong ano, basta nagsalita na lang ako dun sa ano. Tinatry ko kasi nahihirapan pa ako. So pagpasensyahan nyo na ho, yung video na yun is magulo pa. At first time kong magsalita sa harap ng camera. Hindi ko naman first time, pero nangangapa pa. Hanggang ngayon nangangapa pa rin ako. So sana magtuloy tuloy. So every week po tayo may Tagalog Tuesday. So welcome po lahat ng mga artist na nagsisimula, amateur. Hindi ko naman sinasabing expert ako ha, sir. Pero sa 10 years ko sa industry, medyo siguro alam ko sa sarili ko may ma-share naman ako sa inyo. At least may magigain kayo sa akin, 'di ba? Kasi ako noon, hindi ako nag-start sa apprenticeship. So hindi ako nag-apprenticeship. So sorry po sa mga masters ng tattoo dyan na nababypass po, no? Pero nakita ko ang YouTube din. Ang dami na rin tutorials kasi sa YouTube ng mga tattoo artists. So hindi natin masisi yung mga nagsisimula. Siyempre may internet na tayo. Dati wala naman yan. Sinesearch na lang nila kung paano ba gawin to, paano ba gawin yan. Pero mostly, ang tutorials lang na nakita ko is puro English. Tsaka mostly, medyo mahirap intindihin. So, ito po ang purpose ko. Purpose ng Tagalog Tuesday is makatulong sa mga bagong artist, sa mga nagsisimula, sa mga amateur, sa mga hindi, sa mga ano, kahit siguro yung mga pro, baka may makuha rin sila sa akin, pero hindi naman ano, pero baka lang. Pero welcome po kayo kahit katarantaduhan lang yung i-comment nyo, okay lang po. Welcome po lahat ng tao dito. Welcome din lahat ng mga tattoo enthusiast, lahat ng mga gustong magpatattoo, wala pang tattoo, lahat, bata, matanda, welcome po kayong lahat dito. So, kung meron po kayong comments, mag-comment lang po kayo sa baba. Shoutouts, okay lang po. Comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko kayo sa episode po natin ngayon. Itatry ko pong sagutin yung mga questions nyo sa comments doon sa previous na Tagalog Tuesday, okay? Start tayo
kay sa tanong ni Mr. 5 years na po akong wala sa Pilipinas. Ayun pala, sa mga ang dami nagtanong kung saan ang location ko. Sa Baguio po ako nang galing, may shop po ako sa Baguio. Ngayon, wala po ako diyan sa Pilipinas. Malalaman niyo rin po in time, malalaman niyo kung saan nasaan ako ngayon. Pero sa mga nakakaalam, okay lang. Sa mga hindi pa nakakaalam, sorry po. Hindi po sa ayaw kong sagutin kung nasaan ako, pero komplikado po. Komplikado po kung nasaan ako. Tsaka hindi naman siguro importante yung kung saan ako, 'di ba? Ang importante dito is yung matulungan ko ang mga nagsisimulang artist at ang mga taong interesado sa tattoo na nagkukulang pa sa mga kaalaman. Dahil ang tattoo po ay importante na malaman din natin. Ang madami kasing factors na nakaapekto ang bago ka magpatattoo habang tinatatuan ka at pagkatapos mong tatuan. So sa proseso ng pagpapatattoo eh hindi naman po biro-biro kasi ang tattoo ay permanent. So para sa akin, mas okay na nai-inform lahat ng tao tungkol sa ano, para makaiwas tayo ng mga hindi magandang pangyayari. Baka mag-end up kayo sa tattoo na sobrang pangit na pagsisisi nyo, ma-infect yung tattoo nyo. So, ang purpose ko dito is parang mag-disseminate ng mga information tungkol sa tattoo at kung saan-saan. Kung may mga tanong kayo, kahit nonsense yan, sasagutin ko po. Okay? Ang haba nun, di pa tayo nakakapagsimula. Okay. Question number 1. Galing kay John Rai Fischia. Sir, ngayon ko lang to napanood. Tanong ko lang kung ano maganda pang pahid sa bagong tats. Okay, 5 years na po akong wala dyan sa Pilipinas. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga bagong update po dyan. At hindi ko po sure kung may Bepanthen. Kasi ang talagang nire-recommend ko po dito sa lugar ko is Bepanthen. Bepanthen. Ointment. Tatlong klase po kasi yon. Sa ngayon, may ointment, may cream, may wound healing. Hindi ko po nire-recommend yung wound healing. Kasi mabagal pa rin po. Mas mabilis pa rin po yung Bepanthen ointment. Ointment po ah, hindi po yung cream. Pag ginamit nyo yung cream, mamumuti yung tattoo nyo. So, ang ini-instruct ko every time, ito yung pinaka-effective na kasi sa 10 years kong nag-tattoo, ito na yung parang pinaka-effective na aftercare na ini-instruct ko sa aking clients. Which is, first 2 days, soap and water. Hugas-hugas ka lang muna, twice to thrice a day. Then on the 3rd day, dang ka magsa-start ng ointment. So every time, every after mong hugasan yung tattoo, pat dry, apply the ointment. Ipahid nyo po yan diretso for 1 month. Okay? Diba yan? 1 month po. Kahit sa tingin nyo, eh, fully healed na yan, pahiran nyo pa rin po. 1 month. Pagkatapos ng 1 month, tsaka tayo mag-lotion na. Okay? Ang next dyan is lotion. So ugaliin nyo na po na every after nyo maligo, ilagay nyo na po sa ano nyo, sa parang routine nyo, every time na pagkatapos yung maligo is mag-lotion kayo para ma-maintain natin ang kulay ng mga tattoo natin at kulay ng balat natin. Normally kasi, pagka dry ang skin, dead cell. Alam mo yung flakes? Yung pagka in-scratch mo, eh, namumuti. Super dry yung balat. Dead cell po yun. Galing po saan yun? Sa balat. Galing sa balat. Umaangat po yun. Nagpapalit ang balat. So, umaangat din yung tattoo. So, may tendency na mag-fade din yung tattoo. Diba? So, yun po ang purpose nung moisturizer. So, ugaliin nyo na po yung moisturizer every after nyong maligo. Pero, ang problema po dyan, kung hindi po kayo naliligo, baka every 3 months kayo maligo, eh problema po talaga yan. Eh syempre, kung everyday ka naliligo, hindi everyday mo nilagyan yung ng lotion kasi syempre hindi komportable ang mag-lotion na hindi naliligo, 'di ba? Sobrang lagkit nun. Ewan ko, para sa akin, ayokong naglo-lotion na hindi naliligo. Okay. Yun lang, ang haba nung sagot ko doon, ha. So, second question, boss, sana ako malagyan mo ng tinta. More power. More power din sa'yo, bros. Thank you. Okay, next question. Next question kay Kurapika Kigura. Japanese ka, te? Hello po, salamat sa pag-comment. Bawal po ba uminom ng alak pag bagong tattoo ka? Okay, ito po.
Ang instruction ko po lagi, bago kayo magpatato, bawal uminom ng 3 days. Ito ulitin ko ulit para ma-refresh. Okay? 3 days, bawal pong magtato. Sa mga hindi pa po nakanood, meron akong pinost na do's and don'ts din sa Tagalog Tuesday rin yun. Mga do's and don'ts. Tagalog with Quarog yata yun. Wala. Tinanggal ko yung Tagalog Tuesday nung time na yun. So, ililink ko lang ulit sa baba, sa description. Okay? Ulitin ko na lang dito para maklaro. Sa instruction ko, sa do's and don'ts ko, 3 days before ng tattoo session mo, huwag ka uminom. Kasi yung alak nagsistay sa bloodstream ng tao, 3 days po yan. Kahit sabihin mo kahapon hindi ka uminom, sa bloodstream mo pa yan. So, kumbaga hindi mo pa na-excrete lahat. So, nagiging manipis yung dugo, nagiging madugo, ang hirap tatuan. So, parang sakit sa ulo sa artist pagka ganun. So, sa tanong naman ni ate, ate Kurapika, yung tanong niya, pagbagong tato, yes, bawal po uminom ng alak pagbagong tato. Siguro yung first 3-4 days, huwag ka muna na siguro uminom kasi mas may tendency magdugo. Hindi siya nagda-dry ka agad. At eto lang, sa mga halos lahat ng mga ibang mga kliyente ko, mas lalong namamaga pagka uminom after ng session. At saka, mas prone ka sa infection. Kasi, hindi magda-dry yung skin mo. Yung scabs po natin, kaya po, ang sugat, eto po, explain ko lang. Ang sugat, kaya po yan nagda-dry. Yun po yung parang reaction ng katawan natin para maprotektahan yung sugat. Mag-close yung sugat para hindi po ma-infect. Kaya nagsascabs. Ang scabbing is parang importante yan sa tattoo para hindi siya madumihan at para hindi ma-infect. Normal po yun, yung nagsascab, tumitigas, nagbabalat. Normal po yun. Ngayon, pagkatapos ng tattoo session mo at uminom ka ng alak, matatagalan po mag-scab yan. Kasi dugo ng dugo. Yun, tatagal ang healing at mas mapoprone siya sa infection kasi wala, hindi nagde-develop yung scabs on top of the tattoo. Kaya mas okay na iwasan na lang natin ang alak. Kung manginginom ka, eh problema mo na yan. nasa tao na lang din yan. So, it's your own choice. Pero para sa akin, hindi ko po sinasuggest na uminom after ng tattoo session. Kasi yun nga po, mas prone sa infection at mas tumatagal ang healing. Okay? Yes! Next question. Magkano po ba ang rate ng tattoo? Galing kay Mr. Migs. Sorry Migs ha, pero ito yung isa sa pinaka-nakabisit na tanong. Ito yung pinaka-ayaw na ayaw ng mga artist na sinasagot. Sir, magkano bang patato? Eh, wala ka pang inquiry, bro. Mag-inquire ka pagka magtatanong ka ng ganyang rate. Siyempre, sabihin mo kung ano yung gusto mo ipatato. Eh, super general po itong magkano po ba ang rate ng tattoo. Ito po, iba-ibang artist, iba-ibang rate ng tattoo. So, sa mga artist kasi, hindi natin matansya. Meron ang mga naririnig na artist na hindi pa pala marunong mag-outline, pero ganito ang singil, medyo mahal. Parang hindi fair. Sa akin lang, ayun, sa mga artist na nagsisimula, tansyahin nyo naman. Tansyahin nyo kung ano yung hanggang saan yung kaya nyo gawin, at yung quality ng gawa nyo, okay na po ba? Kasi kung ikaw tattoo artist, marunong ka rin tumingin, marunong ka rin dapat kumilatis ng gawa mo. Kasi ako dati ang ginagawa, kaya ako nag-improve ng konti. First 2-3 years, admitin ko, lahat ng ginawa kong tattoo pangit. Talagang grabe. Sobra, kakatattoo ko lang ngayon after 1 week, nawala na. Ganon kagrabe. Meron pa yung letterings na 4 letters. Kay Paulens, sorry. 4 letters. Ginawa ko yan, 4 letters. 3 oras kong ginawa. Hirap na hirap ako dyan. Kasi nung time na yun, hindi pa ako marunong. Ang ginagawa ko noon, pinapabalik ko yung mga... Ito, tip na to sa mga bagong artist. Pinapabalik ko yung mga tinatatuan ko. Tatatuan ko ngayon. After 2 weeks, pinapabalik ko. So, chinecheck ko lahat ng mga gawa ko. Chinecheck ko yung, shit, ganito pala. Pucha, ba't ganun? Hindi pumasok. Okay, next na tattoo mo, lalaliman mo ng konti. Lalakasan mo, boltahe mo. Iche-check mo rin yung mga needle. So, talaga mahabang proseso po ang pag-aaral ng tattoo. So, usually, sa ibang bansa, sabihin na natin sa US, sa UK, nasa experience po, doon po nila binibase yung presyo ng tattoo nila. Syempre, for example lang, ang minimum ni ganito, professional, 10 years na siya nagtatato. Ang rate niya,
is parang 3,000 per hour or 2,000 pesos per hour. May mga ibang artist na ganun din maningil pero wala pang experience at hindi pa ganun kagalingan. Syempre, unfair yun sa mga ibang artist kasi pinaghihirapan namin yung mga nagagawa namin kasi pinaghihirapan din namin tinututunan. Years kasi yan. Hindi basta-basta na kinamagahan. Pag gusto mo magtato, game na. Magaling ka na kaagad. Walang ganun. Kumbaga, gumagaling ang artist sa experience talaga. So, based din kayo doon sa mga sa experience at sa tagal at makikita nyo naman doon sa gawa, syempre. Tapos iba-ibang artist, iba-ibang lugar, iba-ibang artist, iba-ibang experience, iba-ibang rate, syempre. Itong tanong na to is super general po ito, sir. Sir Mig, super general. Sorry, pero medyo yan yung iwasan natin na tanong sa mga artist kasi nabibwisit ang artist diyan sa tanong na yan. Dapat, pagka magtatanong kayo sa artist, sabihin nyo na kaagad kung ano yung papagawa nyo. Ito yung papagawa ko, ganito kalaki, sa braso ko ilalagay, ito yung size. Sabihin nyo ng diretso. Huwag yung first question is, sir, magkano ang tattoo? Mahirap pong sagutin yun. Sasakit lang yung ulo ng artist. So, iwasan po natin yung tanong na yan. Kung kunwari naman, ipapa-cover up mo yung tattoo mo. Okay. Sir, magkano ang cover up? Hindi pwede yung tanong na yun. Nakakainis yun. Promise. Kung ako na nagtatanong, syempre, first impression ko sa tao, mabibisit. Kasi hindi mo naman, paano ko malalaman? Diba? Mag-send ka naman ng picture. Diba? Picture mo. Yung dati mong tattoo. Tsaka kung pipicturean mo naman, huwag mo naman yung itututok ng solid. Kasi hindi ko matatansya kung anong size yun. Diba? Picturean mo ng medyo malayo-layo para makita ko yung size ng, kunwari sa kamay. Para makita ko yung size ng arm mo. Para may idea ako sa size. Bumalay ko ba? Baka backpiece pala yan. Tapos, ganyan lang pala kaliit. Napresyohan kita ng pang backpiece. Diba? So, simpleng logic lang po yun. Huwag niyo po masamayin. Sinasabi ko na sa inyo para hindi mabadtrip yung artist sa inyo. Okay? Kasi, first impression kaagad. First impression doon sa tao. Huwag send ka ng picture. Nung ipapa-cover up mo, huwag yung diretsyong tanong na, sir, magkano pa cover up? Ano yun? Aantayin mo pa yung question ng artist na ano po ba yung papa-cover up mo? Aantayin mo pa ba yung itanong ng art? Diretsuhin mo na para isang inquire. Isend mo na lahat. Size, location, anong araw mo gusto magpatato. Gusto ko sana ganito. Ano ba yung pinakamaagang Tuesday? Kunwari, Tuesday. Gusto mo magpatato ng Tuesday. Ano ba yung pinakamaagang Tuesday na bakante? Yung mga ganyang bagay. Okay? Yeah. Shit. Next question. Boss. Saang part ng katawan magpapatato yung hindi masakit? Okay, ito po ang tanong ay galing kay Mr. Timmy Yap. Timmy Yap. Actually, madami nagtanong at, sir, masakit po ba dito? Masakit po ba dyan? Masakit po ba dito? So, ito na po, in general, sasagutin ko na po ito. Ang masakit na part na tinatatuan is yung may kiliti. Bakit? May kiliti. Leeg, tagiliran, kilikili, likod ng tuhod, talampakan. Lahat ng may kilite, ito, yan, may kilite. Inner bicep, armpit, rib cage, leg, neck, lahat ng soft area. Bakit? Kasi may kiliti po yan dahil madaming nerve endings. Mas maraming nerve endings, mas madami kang mafe-feel na pain dyan. Okay? At isa pa na masakit na area is yung mabuto. Bakit pa masakit ang mabuto? Buto. Lahat ng may buto. Yung nafe-feel mo yung buto. Ayan. Mabuto. Masasakit yan kasi nasa sandwich yung balat mo. Ito yung balat mo. Pato mo tapos martilyuhin mo. Na sandwich, di ba? Yung balat. Parang ganon ang feeling. Talagang masakit dyan. Lahat ng mga joints, makakapal ang balat dyan. Yan po yung mga part na mahirap tatuan at madali rin mag-fade. So, check nyo. Lahat ng siko ko is yung design na pag nag-fade is okay lang. Di ba? Ayan o. Pag nag-fade yan, ito to, tulad nito. Ayan, yung design na yan. Pag nag-fade yan, okay lang. Kasi background lang siya eh. Hindi siya, huwag ka maglalagay ng portrait dyan. Kasi nag-fade dyan. Nag-fade. Huwag ka maglalagay ng mga realistic design dyan na see to it na depende na lang siguro kung yung siko mo walang kalyo at hindi na fo-fold. Pwede mangyari yun. Sa mga puti, siguro. Ewan ko. Pero, huwag ka maglalagay ng main design dyan sa siko. Okay.
Yun, siguro nasagot ko na. Ulitin ko ulit. Lahat ng masasakit is yung mabuto at may kiliti. Okay? May kiliti dahil madaming nerve endings. Mabuto dahil nasa sandwich ang balat. Kaya isa sa pinakamasasakit is rib cage. Ano, may kiliti, may buto, ribs, my friend. May kiliti na, may buto pa, double the pain. Okay? Ang pain times 2, kabayan. Okay, nasagot na natin 'yan. So next question. Masakit po ba sa inner bicep? Yes, masakit po ba? DXB ka po ba? Siguro. Saan po shop nyo, sir? Saan po location nyo, sir? Galing kay Mr. Gray Armory. Galing kay Sir Gray Armory. Sir, gawa ka din ng video sa mga hairy part ng body. Pero gusto patato, ano ba dapat gawin? Nareplyan ko na yata ito. Sa hairy part, mag-shave lang ng maayos, boss. So, yun yung sagot ko. Okay? Mr. Gray Armory. Hairy part. Ito po, ano na po ito? Protocol. Protocol po sa lahat ng artist, sa lahat ng balat. Pati ako po, kahit po sobrang maliliit lang na hair yan, kahit baby hairs lang yan sa sobrang nipis. Kahit wala po akong nakikitang hair, sinishave ko pa rin po ang tato. Ito po para sa mga nagsisimula at para sa mga patitanig siguro sa mga amateur. Siguro meron pa rin akong nakikita mga amateur na hindi nagsishave ng balat. Bakit importante ang pag-shave? Ang pag-shave ng balat is para makaiwas ng infection. Bakit? Ang hair ay source of infection. Okay? Nagets nyo na. Lahat ng klaseng buhok, manipis man o makapal, kailangan mo i-shave yan. Hindi mo man nakikita o hindi, mag-shave ka. I-shave mo nang i-shave. Kailangan mo i-shave bago mo tatuan. Protocol. Protocol po yan sa lahat ng mga tattoo artist. Para malinis at walang sagabal pag nagtatato ka. Kailangan naman natatuan mo yung sobrang kapal ng bulbul. Hindi pwede po yun. Hindi mo makikita yung tattoo. Paano mo i-stencil yun? Eh, ang kapal ng bulbul. Sakit sa ulo. Okay, ayun po. So, protocol. Ako rin, pag nag-set up ako ng gamit, lagi po akong may hawak na shaver. Kahit po sabihin natin nag-shave na po siya, sasabihin niya, nag-shave na ako. Hindi. Kailangan i-shave ko. Ako ang mag-shave. Gusto kong makitang malinis na malinis yung balat bago ako tatuan. Okay? Tip lang po yun. Sa mga, ayan, may natutunan na naman kayo, mga bagong artist. Sana nakakatulong talaga ako. Okay? Next, kay Mr. John Christian Castillo. John Christian Castillo. Sir, sadya po ba na nalabo ang tato pag nagpalit balat? Lilinaw po ba ulit ito at gaano katagal? Salamat. Okay, napakahirap nitong question na to. Pero, okay, medyo hindi ko po naintindihan yung tanong mo. Pero, ang pagkakaalam ko is pag nalabo ba ang tato at nagpalit ng balat. Eto sir, ganto sir. Okay, nagpatato. Pagkatapos ng nagpatato, siguro after a year, nag-bleach ka at nasunog yung balat mo. Nag-sunbathing ka ng 48 hours, dire-diretso. Ngayon, nasunog yung balat mo. Kung sa mismong ibabaw ng tato, ayun, nasunog yan. Mangingitim, di ba? Mangingitim yan, yung balat mong sunog na yan. That sunburn is considered as first degree burn na po yan. Siyempre, mangingitim. Mamumula, mangingitim. Pagka nagbalat yan, babalik yung kulay ng skin mo, di ba? Kasi nag-peel off na yung sunog, babalik yung normal mong skin. Babalik din po ang kulay ng tattoo. Pero may binalatan kang balat. Dead cell na po yun. Yung balat na yun, dead cell yun. May binalatan ka. Ibig sabihin, umangat na yung balat mo. Kasi nagpalit ka na ng balat eh. Yung layer ng balat mong yun. So, yung tattoo ink din, umangat din. So, may tendency na pag mas madalas ka sa sun at lagi kang nasa sunburn, may tendency po mabilis mag-fade ang tattoo. Mabilis mag-fade. So, hindi ko po masasagot yung tanong mong gaano katagal, sir. Okay? Mag-fade siya pagka paulit-ulit na nasa sunburn. Pero pag yung sugat mo is talagang hukay, gas-gas sa tattoo. Sa, kunwari sa motor, na disgrasya ka sa motor, gas talaga at nahukay yung balat mo. Syempre, mawawala talaga yung tattoo mo. Ayun po, sana nasagot ko yung question mo. Question, okay ba ang aloe vera gel ipahid sa tattoo? Aloe vera gel. Hindi ko po masabi kung anong gel po ito. Aloe vera, merong mga creams po na for healing na may aloe vera. Natural po yan. Ang aloe vera is galing sa aloe vera.
Natural po yan. So, safe po. Okay po yan. Pero, maganda po ito sa siguro after na mag-heal, after a month. Kasi, ang puntiraya po natin dyan, pagkatapos natin magdato, ang tin is yung healing process dapat mabilis para kumapit yung mga ink na naitatuo sa balat mo. So, ang aloe vera, may healing aspect po yan sa mga sugat. Pero, doon na ako sa mas mabilis. Which is yung sinasabi ko po, is yung Bepanthen. Bepanthen ointment nga pala, mga kabayan, is para sa mga baby rashes. So, for superficial wounds. Perfect po siya. Ano ko lang po sa inyo. Nung nasa Amsterdam ako sa Europe, pinapamigay po nila yung Bepanthen. Napakasikat nung Bepanthen na ointment sa Europe for tattoos kasi napakabilis magpa-heal. Simula nun, parang naano ko na sa sarili ko na yun na yung i-recommend kong ointment for healing. Kasi mabilis siya mag-heal. Pag mabilis mag-heal ang tattoo, mas kapit ang mga kulay na itatoo sa'yo. Yun po ang explanation natin doon. So, wag ka na mag-risk na mag-ligay. Bro, pwede ba yung oil, coconut oil? Wala namang ano eh, hindi siya that lahat ng may oil para sa akin hindi maganda kasi hindi nagda-dry ang tattoo. Tapos ito pa, meron pang may research na diyan eh sa petroleum jelly na yan. Noon, siguro mga sabihin mo nang 15 years ago, 20 years ago, ang pinapahid daw nila sa tattoo, pang-pahil daw is sa petroleum jelly. Okay, petroleum jelly po is ginagamit po yan during tattooing para madaling punasan, madaling tatuan, smooth ang pagtatato, madaling punasan yung excess ink. Yun lang po ang purpose ng petroleum jelly. Wag na wag nyo pong gagamitin for healing. Hindi po siya for healing. For protection, pwede pa. Pag kunwaring may sugat ka, parang sa lips, di ba? Lalagay sila petroleum jelly sa lips para hindi na masugatan pa ulit, hindi na ma-windburn ulit. Yun yung purpose po ng petroleum jelly. Hindi po siya for healing. At may research na po dyan, may lumabas na po research dyan. Hindi ko lang po alam kung basta nabasa ko po ito sa internet. May research na nakakapag-fade ang petroleum jelly. Big no-no po yan. Okay? Next question. Ano po ba? Pwede ba magpatato ang may sensitive skin? Galing po ang question kay Miss Nicole Allen Eusebio. Nicole, Ate Nicole, pwede ba magpatato? Yes. Pwede po. Depende po sa severity ng sensitivity ng skin mo. Pero sa experience ko po, sa 10 years, ate, sobrang daming sensitive. Meron yung mga nasa-scratch lang ng konti ganyan, tapos nagbabulge. Mahirap. Depende siguro sa ipapatato mo rin kasi pagka sensitive ang balat mo at nagpa-portrait ka, mahihirapan ang artist na makita yung shading na ginagawa niya sa mukha kasi bumubukol yung balat mo na tinatatuan. So, kung sensitive yung balat mo, iwasan mo yung mga ganun na design, yung mga mahihirap ang details gaya ng portrait, yung mga intricate saka yung mga design na nagre-require ng precision kasi konting mali lang sa portrait, konting mali lang sa mata, sira na yun. Mahihirapan ng artist pagka ang balat mo is sensitive na yung nagbabulge at yung nagbubukas yung mga pores, yung mga ganun, yung mga nakaka-apekto sa artist din. So, responsibility rin po ninyong i-inform yung artist na sensitive po ang balat ninyo para makapag-suggest po yung artist sa inyo kung ano yung dapat na design at ma-direct kayo sa dapat na design para sa sensitive na skin. Para sa akin, may tamang design para sa mga sensitive na skin. Okay, panoorin nyo yung do's and don'ts ko, yung before kayo magpatato para ma-prepare nyo yung katawan nyo. Kasi every time na magpapatato tayo, kailangan naka-prepare din ang mga balat natin. Prepared ang mga balat natin. Andyan po sa baba. Yung do's and don'ts po na video ko, medyo marami-rami po akong na-mention doon. It's a 20-minute video pero madami kayong matututunan doon, promise. Okay, so next question tayo kay Mr. Alberto Sanico Jr. Paano kung kayumanggi lang, ano po bagay doon? Kayumanggi, medyo maitim ang dark skin ka po at hindi mo sigurado kung kumakapit yung kulay sa'yo. Doon ka sa mga design na may black. Piliin mo yung high contrast. Kung ako, papipiliin. Doon ako, kung ako ang tatanungin, doon ako sa may lines at may pure black doon sa design na yun. Yung. So, next
Next question, Miss Danica. Danica Gutierrez, 4 days ago. Sana po masagot nyo. Balak ko po kasi magpatato sa likod ng tuhod. Gaano kasakit po ba ang part na yon? Tsaka diba mabilis mag-fade yung parte na yon sa may tupian ng tuhod? Salamat po. Grabe. Oo ate, yan. Isa sa pinakamasakit po yan. Kasi yung tattoo ko nga hindi umabot dyan. Nasaktan talaga ako dyan, masakit. Pinatigil ko yung artist. Kaya si Boss Mike Antrax ng Bulacan, siya yung tumira nung pa ako. Pinatigil ko kasi sobrang sakit. Sobrang sakit talaga dyan. Masakit yung part na yan. Sensitive, malambot, at yan yung mga part na may kiliti, diba? Tsaka soft yung skin dyan. Para sa akin, advice ko lang sa mga gusto magpatato, huwag na natin i-risk doon sa mga part na masasakit at sa part na medyo mahihirapan ng artist. Kasi, syempre, alam naman natin, di ba, na for life na yung tattoo, mahirap pagka nagkamali yung artist dahil umaray ka, gumalaw ka, nagalaw niya yung dapat na diretsyong linya, paano pa niya ayusin? Mahirap ayusin, kakapal lang kakapal. Madali lang mag-ayos, pero syempre, yung gusto mong i-achieve na design, hindi na magiging parehas kasi mag-a-adjust yung artist ngayon, ayusin niya. May mga ganyan na akong experience din noon, previous clients ko na talagang hindi talaga nila matik yung sakit. Ang ginagawa ko, pagka nalaman ko na ganun sila, i-instruct ko sila. So, titigil ko muna. Ito, para sa mga bagong artist din. Titigil ko muna, i-instruct ko sila. Boss, hinga ka malalim. Huwag mong kukontrahin, ibigay mo lang. Parang nag-yoga ka lang, kaibigan. Yoga. Nakokontrol po ang pain. Kabayans, nakokontrol po ang pain through breathing. Hindi nyo maalala sa mga nanganak, diba? Kung pinapahinga ng malalim, inhale good shit, exhale bad shit. Ganun lang po yun. Nasa control, makokontrol natin ang pain sa tamang paghinga. So, ang sinasabi ko, pagka na-feel mo yung sakit, huminga ka ng malalim. Huwag yung pinipigil. Ito kasi ang ginagawa ng mga karamihan na nagpapatato. Pag tumusok yung artist, gumagana. So, yung pa lang, hindi mo na pinapapasok ang oxygen sa katawan mo, mas lalo ka mapapagod. Mas lalong sasakit ngayon yung tattoo. So, advice ko, sa tamang paghinga, dapat nasa tamang paghinga, tamang pagtanggap. Bibigyan mo lang, loosen up. Loosen up your body. Loosen up your muscles. Parang huwag kang nagpapatigas. Ibigay mo lang sa artist. I-divert mo yung sarili mo. Manood ka sa cellphone mo. Maglaro ka. Mag-text ka. Tawag. Kausapin mo yung artist. Magsalita ka lang. Ako, ang ginagawa ko, pagka alam kong masakit na yung part ko, nari siko, ganyan. Or kilikili. Sa mga kliyente ko, na normal. Oh, ito. Masakit na to kasi mahabang linya, makapal. Ganyan. Or purong kulay na mahirap papasukin. Kinakausap ko sila. Tol, saan ka pala? Saan ka sa Manila? Saan ka sa Pilipinas, bro? Tatuan ko na. Hindi nila alam. Tinatatuan ko na siya sa masakit na part. Yun rin po. Sa mga artist din, ito ulit. Advice ulit sa para sa mga artist. Medyo ako, concerned din ako sa nararamdaman ng artist. Kasi kung ikaw nga, magpatato ka rin. Hindi ka komportable. Diba? Masakit. Masakit eh. Tsaka ang nakakabwisit. Diba? Sumasakit yung ulo mo. Kukulo yung dugo mo kasi hindi ka komportable sa position mo. So, sa mga amateur man, baguhan, sa mga pro, mas okay kung bigyan natin ng komportableng pwesto yung ating kliyente. Ito po, pinaka-importante sa akin. Ambience. Kung saan sila magpapatulog. Yung shop mo. Maraming may shop ka. Ambience ng shop. Yung pwesto, yung upuan. Ang dami kong pwedeng explain kasi dito eh, yung sa positioning. Bigyan na lang siguro ako ng example. Triceps. Kunwari, client mo gusto triceps. Okay. Pag triceps, ganyan ang pwesto pagka nakaupo. Yung kliyente, medyo mangangawit po yan. Hindi siya komportable. Natitwist yung shoulder niya. Mas parang syempre hindi komportable, hindi maganda yung feeling nung nagpapatato yung client pagka ganun. Ang ginagawa ko, pinapadapa ako sila sa kasiko, yung mga yan. Mahirap pagka syempre nakaganyan ka. Ang sakit, ang sinasaktan ka na nga, nangangawit ka pa. Syempre, be considerate naman sa mga artist, be considerate din naman doon sa mga tinatatuan nyo. Eh, syempre nasasaktan din yung mga yan. Tao din yung mga yan, hindi naman kahoy yung tinatatuan nyo. Na walang feeling. So, nangangawit din sila.
ipwesto natin sila sa tamang position na komportable. Isipin mo ha, nakadapa ka, nakaspread lang yung kamay mong ganito. Diba? Walang na-twist, hindi na-twist, hindi ka mangangawit. Relax yung katawan mo, hindi ka masasaktan. Ang sight naman ng artist, diretso rin doon sa tricep. Diba? Pag nakadapa yung artist. So, isa sa example ko lang yon. Isa sa example ko sa positioning, proper positioning po. Nasabi ko lang yung sa tingin ko ay tama sa proper positioning. Meron yung mga artist kasi na, ay, hindi, dapat ako ang komportable. Di ba rin ang hindi komportable yung tinatatuan. Basta ako, komportable yung tatato. Ako yung tatato eh. Ako yung tattoo artist eh. Dapat ako ang komportable. Mali po yun. Maling-mali po yun. Ang tama po dito is dapat dalawa kayong komportable. Okay? Ihanap mo yung position niya kung saan man siya komportable. Komportable ka dyan. Pwesto mo yung sarili mo. Check mo kung komportable ka. Kung hindi ka komportable, lipat kayo sa ibang posisyon. Permanent yung ginagawa mo, kapatid. Huwag mong madaliin. Ah, okay na yung posisyon na yan. Uy, okay na yung posisyon na yan. Sige, game na. Kahit hindi ka komportable, kahit hindi siya komportable, basta makasave ka lang ng oras, tatuan mo na. Hindi pwede yung ganun. Ako, as parang pinipilit ko rin maging professional din sa mga kliyente ko, pwesto mo na maayos. I-on mo yung TV mo para ma-divert siya. Bigyan mo siya ng kape. Alam mo yun, yung tamang isang sikreto ko rin to, sasabihin ko na rin sa inyo. Kaya bumabalik yung mga kliyente ko, lalo na yung mga ibang lahi din. Tansyahin din natin kasi meron yung mga ibang lahi. Ayaw yung makulit ka, na offer ka ng offer. Meron din yung may lahi na pag inofferan mo eh, tuwang-tuwa. So, tansyahin mo din yung kliyente mo. Sa unang pag-uusap parang, kilatisin mo na. Najujoke ko ba tong tao na to? Majujoke ko kaya tong tao na to? Or ma-offeran ko kaya to? Isang key yun para magstay ang para bumalik ang mga kliyente sa'yo. Dahil sa akin, first impression talaga ang naglalast. So, sa unang sampa pa lang sa shop mo, ito, rule ko dati sa shop ko sa Baguio. Ang rule ko is entertain. Entertain ng maayos. Dapat komportable. Makausap mo na maayos. Offeran mo ng kape. Komportable siya sa shop. Kung sa tingin mong hindi siya komportable doon sa shop, gawin mo munang pakalmahin mo muna siya bago tayo magsimula ng session. Ganun. Dito sa lugar ko, mas okay dito kapag concern ka sa kliyente mo. Meron akong mga tinatatuan. Siguro, dati hindi ko noon, hindi wala na akong pakialam doon sa mga natatuan ko. Siguro may part na ganun. Aminin na natin, guys, na pagka natatuan natin, hindi na natin kinukumusta. Baga, kasi may mga iba ka pang kliyente. Ako, pagka may time ako, tinatanong ko pa rin. Or saka, tinatanong ko pa rin sila kung, uy, bro, kumusta na yung tattoo mo? Bro, how's your tattoo? Is it healing well? Tanong, simpleng ganun lang is malalaman ng mga kliyente mo kung gano'n ka concern sa kanila. Ako, kung minsan, tinatanong ko talaga yun, uy, kumusta na yung tattoo mo sa ano? Uy, okay pa rin ah. Proper communication, guys. May time din siguro na medyo lumaki yung ulo ko na aminin ko na to. Medyo lumaki yung ulo ko na parang okay na yan, natatuan ko na yan, okay na yan. Next. So hindi ko na pinapansin yung mga tinatuan ko. Hanggang sa na-realize ko, nung yung kinukumusta ko, yung mga kinukumusta ko, yun yung mga bumabalik sa akin. Hanggang sa, yan lang, philosophy ko lang, kung ayaw nyong sundan at sa tingin nyo mali, huwag nyong sundan. Hindi ko kayo pinipilit, pero ito yung experience ko lang as an artist. Hindi ko sinasabing expert na ako. Hindi ko sinasabing sundan niyo yung ginagawa ko. Pero doon mas naging effective yung artist to client relationship. Kasi napaka-importante po yung kung paano ka makipag-deal sa kliyente. Kung paano mo sila itrato. Before magpatato, habang nagpapatato, at after magpatato. Meron yung time siguro sa akin, meron talaga. Aminin ko talaga, meron talaga. Hindi ako perfect talagang artist. Meron talaga akong mga flaws. Minsan, sobrang sakit ng ulo ko sa kakaisip na ko ano-ano. Hindi ko nakakausap na yung artist. Basta dire-diretso lang ako nagtatato. Hindi ko nakakausap. Pero mali yun. Ako, nagkakamali ako sa ganun. Kasi sa sobrang dami kong problema. So, ang kinakon ko lang dyan is dapat i-free natin yung mind natin na i-focus naman tayo dun. Kausapin din naman natin yung kliyente natin. At itrato natin na maayos bago magpatato, habang tinatatuan, at pagkatapos tatuan. Yan guys, ang advice ko sa mga bago. So, drama. Gamitin. Okay, next question po, si Miss Ines Moore.
ano pong sabon maganda gamitin para sa bagong tato? Lotion at ointment. Lotion at ointment. Yung lotion po, nire-recommend ko. Noon pa kasi ginagamit ko na to. Pero siguro, ewan ko, baka meron ng mas maganda. Pero ang nire-recommend ko is yung Jergen Ultra Healing Brown. Ito po, ilagay ko dito. Yan, ultra healing. Yun yung nakakapag-heal kasi siya ng mga dry skin. Tsaka matagal siya sa balat. Isang pahid mo lang buong araw na is parang naka-lotion ka pa rin. At tsaka yung ointment, Bepanthen. Sa sabon, less chemicals po. Less chemicals, less harm. Mas konti yung chemical na nandyan. Ibig sabihin, chemical yung, kumbaga, unscented, walang scent. Pag may scent, syempre, may chemical na nilagay. May fragrance na nilagay. Chemical pa rin yun. Mas okay sa akin yung unscented na antibacterial soap. Guys, yun po, yung sinasabi ko sa inyong first 2 days na soap and water. Yung soap, napaka-importante dyan. Yung water, napaka-importante. Dapat malinis. At yung pagpapahid ng tattoo is dapat yung malinis din ang ipangpapahid nyo. Diba, guys? Okay, ang haba. Ang dami pa nito pala. Grabe to. Wait lang. Break muna tayo. CR. Okay. Okay. Guys, nakapag-promise po kasi ako dito kay Sir. Ang pangalan is Bo Hennessy. So, ito po. Nagtatanong siya tungkol sa artist din po siya. Sa ibang, hinahanap ko yung comment niya dito. Wala pala. Nasa isang video ko po. So, ang tanong niya nung huli is ito yung, ano ko, yung pinost kong mix ng gray para sa mga artista na bago. Ang tanong niya is, ask ko lang, nakita ko critical power supply mo sa isang video session mo. Pink or red ilaw means 9 volts pataas sa cartridge rotary pen machine. Same voltage ba gamit mo sa lining, shading, color packing, pointillism, whip shading? Gusto ko kasi matuto pa sa gaya mo na malupit sa tattooing. Ayan, Sir Bo, ito ang suggestion ko sa'yo, ang advice ko sa'yo. Huwag ka masyadong magdidepend sa volts ng power supply. Kasi ito ang reason. Kaya gustong-gusto ko yung power supply na yon, walang numbers. Hindi ako nagdi-depend sa numbers ng voltage. Kumbaga, nagdi-depende ako sa balat. So, iba-ibang balat, bro. Iba-ibang balat, iba-ibang voltahe ang kailangan, iba-ibang depth ang kailangan ng haba ng needle, iba-ibang lalim, iba-ibang... Ibig ko sabihin doon, sir, ang dapat mong gawin is i-assess mo muna yung balat. Ito, super sekreto ko to. Ito, na-discover ko siya siguro. Ang tagal ko nang nagtatato pero ito, na-discover ko siya habang natututo ako. Ina-assess ko yung balat. Paano ba i-assess ang balat pagka nagtatato ka? For example, first time magpatato ng kliyente sa'yo. At syempre, hindi mo pa alam ang balat. Hindi mo kilala yung balat niya. So, ang gagawin mo, start ka po sa low voltage. Start ka po sa mababaw na tusok. For example, sa lines ka, doon ka doon sa hanapin mo yung linya na kahit ulitin mo is... Kasi baka may time na mabugbog kasi yung balat pagka syempre mataas ka agad yung voltage mo tapos malalim ka magtato. Siyempre, tansyahin mo muna, low voltage ka muna, hindi pa masyadong malalim. Yung katamtaman lang. So, pagkalinya mo, for example, outline, pagkalinya mo, hindi pumasok. Ano next mo gagawin? Adjust mo ulit yung lalim. Ulinya ka ulit sa kabila. Ilinyahan mo ulit. Uy, kumapit ng konti pero hindi pa buo. May part na, kumbaga, manipis. Doon ka ngayon mag-a-adjust ng voltage. Doon ka ngayon mag-a-adjust ng haba. Yun yung tamang assessment bago ka bumanat ng babaran. Okay? Bago mo banatan yung skin, i-assess mo muna. So, yun yung aking super sekreto ko yun. So, try natin yun kahit... magulo. Explain ko na lang ulit po sa mga next na videos natin. So, yun po. Sorry po sa mga iba. Sa next na Tagalog Tuesday, try ko po ulit magbasa ng mga questions. Tapos, try ko po ulit sagutin.
Salamat. Sana i-share nyo po ulit to. Sana madami kayo natutunan. Kung madami man kayo natutunan at natuwa kayo sa video na to, pa-like na lang po at pa-share. Thank you very much. Appear. Share. Subscribe. Subscribe ka naman, sir. Nood ka ng nood dyan eh. Hindi ka nagsasubscribe. Ito, hindi ako makinga. Okay. Tsaka, ayun lang. So, sa episode natin ngayon, hindi magandang pangyayari. Okay? Teka nga lang, kunin ko nga yung... Wait lang. Kunin ko lang yung vape ko. Ayan. Ayan. Kaya try kong bumalik ulit ng vape. Natigil ko na dati ang IOC eh, kasi dahil dito. Pero salamat sa Homer's Blend. Check nyo po ang Homer's Blend. Isa sa pinaka the best na Pinoy juice, vape juice. Okay. Ang haba nun, di pa tayo nakakapagsimula. Okay. Question number one. Sir, ngayon ko lang po galing kay John Rye Fischia. Wait lang ah, guys. Wait lang po. Mayroon akong hinahanap na... Wait lang guys, wait lang. Hanapin ko lang yung... May gusto akong i-address na comment eh. Na question eh. Hindi ko na mahanap. Ano ang pangalan nun? Oh, ayun. Sa ibang video pala siya.